The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, sorry ha, naghintay ka ba? Kasi, nandiyan ka na naman pala sa iyong bat cave. Kaya okay lang marahil dahil napakinggan natin ang dalawang Pilipino. Ha? Yung isa ay nagmamalasakit din sa kapwa at may tapat at tapat sa kanyang tungkulin, habang ang isa naman ay nagbibigay ng pagkilala doon sa matapat sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga parokyano. Brad Jeff, may ugong dyan ng kaunti, counting adjustment lang. Iyan, nawala na yung ugong. Go ahead, Brad. Yan, yung ating electric fan pala yun. Good morning, Ted. Mm-hmm. Good morning, Chow. Of course, balik na tayo. Anyway, tapusin na natin, Brad. Yan, Biyernes na Biyernes. Oh, sige, thank you. Happy viewing muna. Hindi, sabi mo tapusin. Sabi tapusin na natin eh. Hindi. Kumbaga, sisimulan muna bago tapusin. Hindi pwedeng tapusin ang hindi nasisimulan. Madali akong kausap eh. Gusto mo nang agad tapusin. Oo. Madaling kausap talaga to si Brad Ted. Oo. So, anyway, sobrang daling kausap basta nito. Basta binabati ni Jaime Chua at ni Ma'am Aida Chua si Dr. Jenny Lopez na happy birthday. Happy birthday, Dr. Jenny Lopez. At maligayang bati rin kay Ate Thelma Dumo today, birthday niya. Si Ate Nati Ocampo Versosa, birthday niya. At kay Nolet Bartolome, tomorrow po naman. Ayan. Happy birthday. At sa taga Meralco One Meralco Foundation. Apo, binabati din po kayo ng inyo pong mga kapanalig at kaisa sa paglilingkod bayan ng happy, happy birthday today kay Ginoong Jeffrey Tarayao. Alright, Brad, go! Yan, happy viewing kay Zayda Montes ng Santa Lucia Realty. Nanonood sila sa bahay. Tapusin na natin yung mga marka ng mga taong blessed or yung tinatawag natin pinagpala. Sabi natin ng Miyerkules, there's stability. Kahapon naman, may fruitfulness ba? Yung productive po yung mga taong pinagpala. And sabi, tutuloy ko lang yung babasahin ko sa Psalm chapter 1. Hindi pa po ito yung verse natin, pero ito yung kabuuan ng itsura ng taong blessed. Sabi ron, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. In everything you do, sabi sa English translation, you will prosper. Yung pong word na prosperity, di ba? Lahat naman tayo gusto natin yan. Pero sa Hebrew word, nung ginamit yan, it means to advance, to prosper, to succeed, to be profitable. Hindi ka stagnant sa buhay. Alam mo yun, yung parang ayaw mo na mag-move on, wala nang purpose yung buhay. Pero po yung tao daw prosperous, you keep on advancing and growing. Kahit feeling natin minsan sa mga super seniors o seniors natin, parang retired na ako eh. Okay na lang ako sa buhay. Hindi po, marami pa pong papagawa ang Diyos sa inyo, okay? And sabi nga sa Biblia, in everything you do, do it all for the glory of God. Pero Brad Jeff, may tanong ako. Ang tagal ko na nabubuhay sa mundo na to, hindi ko maranasan yung sinasabi mong prosperity, ano? Ang tanong ko lang po, baka naman kasi salungat, ano? Sa intindi natin sa salitang prosperity, hindi lang mo yung monetary in value. Kasi kung pera-pera lang mo ang pag-uusapan, ang basihan ng prosperity, ang dami ko na-encounter na mayayaman, punong-puno naman ng takot sa katawan, insecurity sa buhay, nakamamahaling relo, bag, pero kailangan ibandera sa mga meetings nila, parang, ito ako, ganun, di ba? Ina-announce pa, no? So, milyonaryo nga, pero may poverty mentality, ang kukuripot, nagkukomputing, magbibigay, may ROI ba ako dyan? May tax rebate ba yan? May media ba magkocover ng donation ko? In constant fear maubusan, kasi there's this discontentment. However, may mga Genbert ka na nakaiwan ng pitaka, isa sa uli, di ba? Actually, Genbert, mas prosperous ka kaysa dyan sa nakatabi mong Land Cruiser, pero galing sa nako yung yaman, di ba? May mga corrupt na ganun. So, mag-ingat lang tayo kasi minsan feeling natin, parang hindi ako prosperous, okay? Tayo po ay prosperous once we have contentment because of a relationship with God. Now, gusto ko lang po kayo encourage sa ikalawang Corinto 9:8 para makonvince ka na ikaw ay isang prosperous na tao. Sabi dito, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Ang ganda po ng verse, magagawa raw ng Diyos, God is able, na ibigay sa inyo higit pa sa inyong pangailangan, more than you ever need. For what purpose? Kaya kayo be-bless ni Lord ng sobra-sobra, sinabi po sa verse, para sa lahat ng panahon, maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Kaya po magkakaroon ng maraming happy
anonymous. Yan. Hindi na kailangan i-announce sa buong mundo ang generosity nila. Dahil alam nila, galing to kay Lord. At ako ay means of His blessing lamang. Kaya again, tayo po ay prosperous, successful, because we are blessed because we have God as our provider. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil hindi kami ang gumagawa ng aming yaman. Sabi mo, you've given us the ability to produce wealth. Sa iyo galing ang aming hinihingang oxygen. Sa inyo galing ang aming lakas. So Lord, wala kami maipagyayabang sa iyo. Sa iyo lahat nang bumula ang lahat. Kaya Panginoon, sa aming blessing na natanggap, salamat, meron kaming contentment. Naghihintay kami for tomorrow dahil you will provide for another day. And we can be generous today because tomorrow will be another day of experiencing your blessing. Salamat po sa mga taong happy anonymous namin na patuloy at walang sawang tumutulong out of their abundance because they know God is their provider. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, sabay-sabay po nating ipagdasal si Pastor na sana po ay patnubayan pa po siya ng Diyos sa kanya pong adhikain, sa kanya pong misyon na magpalaganap pa ng mas magandang balita. Keep Amen. Him and his family safe. In Jesus we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad Amen. Jeff. Sa magandang mensaheng hatid ng The Daily Bread Today. Very, very, ano ito, no? Awakening para sa amin lahat. Thank you. Ganda ng paalala mo. Brad Jeff, salamat. Salamat na marami. Thank you. Ito'y nagpapanatili sa atin na sa ating yapak pa rin. Oo, sa, Amen. Sa lupa. Hindi nangangahulugan, Brad Jeff, tama ka, no? Hindi nangangahulugan na ang suot mo'y mumurahin at ikaw hindi na pinagpala. Amen. 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 Kasi maaaring ang suot mo ngayon ay gulanit. Maaring hindi ka nakapagpapang, wala kang pabango, pero sa mga tulad nga nila John Burt, sa mga tulad nila yes. Christian, na matapat patungkulin sa kanilang trabaho, sila'y pinagpala sa kabutihang loob nila. Dahil kahit ka, nagmamaneho ka pa ng pinakamahal na sasakyan, kung ikaw ay corrupt, hindi mababago yon, corrupt ka pa din. Kahit na ano pa ang suot mong uri ng damit o mahal ng relo, kung talagang corrupt ka, magnanakaw ka, hindi nababago yon, magnanakaw ka pa rin. Mawalang galang lang yes. po sa mga magnanakaw. Okay. At least nagmamalang galang. Napunta tayo doon, sinamahan natin to. Ikaw talaga. Hindi, yun ang kagandahan kay Brad . Kaya nga nagugustuhan si Brad ng ating mga takapakinig kasi nga ibinababaho ang usapin sa level ng practicality dito sa mga aral na ito. Kaya nga sabi ko, really, for sincerely, you appreciate it. Hindi ba? Hindi nangangahulugan na wala kang hawak ngayon sa sandamakmak na dami ng pera, hindi ka na blessed. Sarap talagang pakinggan itong gandong mensahe, Brad Jeff. Kung nandito ka lang, yayakapin kita. Sayang, wala dito. Mabuti ka mo't wala ka dito. Tama naman, kasi di ba, wala naman sa dami ng pera at sa ganda ng bahay para matawag na successful ang ibang tao. Amen. Pwedeng mas successful sa atin si Jenbert at mas masaya siya sa atin. Amen. Kahit hirap siya sa trabaho at maliit ang kita, pero totoong masaya at walang tinatapakang tao o kahit sino man. Saka yung himbing ng tulog. Amen. Bagamat meron siyang gout. Oo. Masakit yun. Masakit ang gout. Sir Eugene Evangelista, good morning sir po, sir. Sir Eugene, good morning. Uy, speaking of good morning, kanina pa ito nagpapabati. Si Ma'am Menchi Silvestre, nasa Sikihor naman ngayon, ang Alagang Kapatid Foundation. Dahil yung mga fishermen dyan sa Sikihor at farmers daw ng Binalbagan, Negros Occidental, yan naman daw ang iniikot nila ngayon. Round 3 sila ng pamimigay ng hanap buhay para dito sa mga fishermen at mga magsasaka sa area na po na yan. At yan din pong ating hinahanap, ang mga naghahanap po lamang ng puhunan. Puhunan! Salamat siyempre sa PLDT Smart Foundation, katuwang ng Alagang Kapatid Foundation. Sige. So, Brad. Si Brad, naiinip na. Pastor, sorry na. Kanina nga nag-message si Pastor, isalang niyo ako. Sorry po, Pastor. Maganda naman kasi yung pakinggan kanina, nakakabigay nga ng inspirasyon sa sa totoo lang. Nakita mo yun, no? Yes. May nag-ambag-ambagan nga kasi lalo pang maraming humanga kay John Bert kasi si Mama ang agad niyang love naisip. Love na love ko si Mama, sabi niya. Love na love ko po si Mama. 82 years old. At saka may mama ka pa, John Bert, kaya pinagpala ka. You are so lucky.
pinagpala ka kasi may mother ka pa. Si mas pinagpala din si ano pastor kasi meron siyang binan. Nakikinig ngayon yan. Mami Angie, kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Hindi. Lagot kay okay na eh. Okay Friday. Na eh. Talagang Friday ngayon. Sarap ng Friday. No? Sana araw-araw Friday. Huy, wag naman! Araw-araw Friday. Yan, Ted. Oh. Magkikita kami ni Mami sa Sunday. Mayroong birthday celebration siya. So, Mami, advance happy birthday. Sabihin mo lang gusto mo. Sabihin mo lang gusto mo, papadala ni Chacha yan. Mami, sige, sulat mo lahat. Oo. Sulat mo lang lahat. Oo. Si ako, pastor ang bahala dyan. Ako naman ho, eh, lahat isulat mo, ako magbabasa. At least binasa mo. Oo. Brad, salamat na marami. I sincerely appreciate the time, the effort, and of course, the message. Go ahead, Brad. Anytime, John at Angie Rodriguez, thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. God bless you more, Brad Jeffelis Copidas. Thank you so much. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.